Hey guys, kamusta kayong lahat? Sarap magkape. Malamig na kasi dito ulit. Ini-welcome na namin yung spring. Spring na ba kasunod? Tama, summer, spring. Winter, summer, spring, fall. Spring na. Ay hindi, fall. Fall. Taglagas, kumbaga. Isa sa mga paborito kong weather dito sa Denmark. Kasi magiging makulay na yung paligid. Tapos hindi masyadong malamig. Tapos hindi masyadong mainit. Kaso maulan. Medyo wet ang fall. Tapos mahangin. Makikita mo mag-iiba talaga yung mga halaman. Yung mga dahon. Yung mga September yan or October. Yan. Diyan mag-iiba yung mga halaman. Malapit na ang fall. September. Bilis, no? Bilis ng panahon. Parang kailan lang hinihintay namin si Dakila. Ngayon, nandito na siya sa amin. Kamusta na nga ba kami after isang buwan with Dakila? Kamusta kami? Marami pa kaming dapat matutunan. Alam ko yon, marami pa kaming pagdadaanan as magulang. Pero so far, sa isang buwan, masaya kami bilang mag-asawa. Mahirap, nakakapagod, halos walang tulog, masakit sa tenga pag umiiyak. Pero at the end of the day, hindi kami na nafe-fail ni Dakila na pangitiin at patawanin sa mga bago niya nang natututunan, ganyan. Mga reactions niya, mga ngiti niya, masarap sa pakiramdam. Eto nga, nai-spoiled nga daw namin si Dakila in terms of eating. Ang bilis ng pagbigat niya, in 2 weeks lang, mabilis, bumibigat siya agad. So, sabi sa amin, hinay-hinay lang daw kami. Alalay lang. Pero syempre, pag nag-demand yung bata or pag gusto niya, bigyan. Yun. May emergency daw kami. Emergency, emergency. Emergency! Tumae! Umay ka na ng tae mo na. Eh, pang ano ko sana ito mamaya sa ani. Yes! Oh, buti hindi ka nag-iiyak na. Lalo ako mag na 911. Nakaisa siya eh. Buti narinig mo ko. Nagkira! Napapansin niya na. Sige, gumiikot na yung ulo niya. Nahabol niya yung ingay. Tatanungin ko ngayon yung asawa ko kung kamusta na siya. Kamusta ka naman? With the baby. Ayos naman. Nakakapagod. Yung ano muna, yung sugat mo. Kamusta muna yung sugat niya? Healed na yung labas niya. Healed na? Oo, healing. Some part of ng hiwa. Pero yung iba talaga, close na. Pero ayoko pa rin tanggalin yung strips. Eh sabi, it will come off eh. Na normal lang. Ayaw naman magtanggal. Pero natanggal ko na yung iba yung nagkaroon ng ano. Tapos, with the baby? Yun, yung loob nito, siyempre, sore pa ako. Sore pa. Mabagal pa yun lang. Ayun! Alam mo na! Oh my God, baby! Sore. Ayun! Sore! Yan na. Surprise! Maraming adjustment. Ano? Yan. Ayos ka lang, anak. Bawas natin ako na siya. Maliwanag. Ano? Ay, sus. Yan. Maraming adjustments. Ano ba? Yun, mahirap mag hindi may hindi si ano, paano ko ba sasabihin? Para sa akin kasi 'di ba dapat masaya ka, enjoy mo yung pag-aalaga ng bata. Para sa akin nahirapan ako kasi may tahi ako. Yung hindi ko talaga ma-enjoy yung pag-aalaga pati kasi may bata. Oo. Ay may tahi ka. Imbis na focus ka tapos
ang sarap magbitbit, ang sarap sana lumabas, di ba? Magstroll, magpaaraw, maggrocery, pero di, ginawa ko yun second week, yung pag-uwi natin, pinagsisihan ko talaga dahil sumakit yung right side ko, tapos nagpa-check up ako, ganyan-ganyan, so hindi ako masyadong nag-take it easy sa part na yun, di pa kita yan ako. Tapos yan, nagsisi ako, medyo ngayon, medyo mas maingat ka mas na. Maingat ako. Tapos, nung sa ospital pa lang, batak na batak na yung katawan ko nun dahil nag-akyat baba ako sa kama, pag umiiyak si Kila. Tapos, yun, nagkaroon ng flap yung skin ko dito sa yung sa tahi niya. Nag-ganun siya. Tapos yun, hindi ko rin naman tinawag yung doktor. Hindi ko alam ba bakit. Nagsariling sikap ako. Oo, mali pala yung ginawa ko dahil tinawag ko yung doktor. Oo, dun pa lang sa ospital. Ito kasi yung junak natin. Kinain yung pupo. Pero ayos lang kasi na-clear kami lahat. Bacteria ko, infection ni Kila, yun. So far, ayos naman kami ngayon. Medyo recovering, tama ba mahal? Unti-unti. Masakit pa? May nararamdaman ko pang sakit-sakit? Sa loob, oo. Parang pasa. Puro pasa. Ganun yung feeling, may pasa ka doon. Pero hindi na ganun ka sakit. Baka sumakit likod mo dyan sa pwesto. Actually. Kasi nga, yung kita halata. Hindi. Fast lang naman. Tapos malaki pa rin yung chin ko, syempre. Parang 5-4 months pregnant. Yung may bump pa rin ako. At ito... Sa pag-aalaga naman, honey, ikaw, ano ka ba? Pag-aalaga? Hindi naman, nahirapan ba tayo? Pag-aalaga. Siguro, may adjustment lang sa no? Dahil nga, hindi ako hindi mga kilos agad, so parang natataranta ako, di ba? Dahil masakit. Ala! Hindi naman na yan, naglawa na. Ang dami mong tainak! Kaya si Daddy. Ay, kung nagpa-utog. Kaya siguro yung ihi mo, pag ganun. Ananak. Sa pag-aalaga naman ng bata, bilang first time, mga first timers, at yun as in kami lang talaga, para sa akin, nakaka-frustrate pag talagang ayaw niya tumigil. Tapos iyak siya ng iyak na parang alam, nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. Alam mong busog siya, gutom. Tapos, napalitan ng diaper. Tapos, iyak pa rin ang iyak. Oo, gusto mo nang patulugin, pero alam mong inaantok, pero umiiyak siya. Nakaka-frustrate yung ganong ano. Ako, mas nag-aalala kasi baka may masakit sa kanya. Ako hindi. Kasi kung bakit siya umiyak ng ganong katagal, kasi parang nainis lang siya ng todo. Kasi kung may masakit sa kanya, matagal na siyang umiyak, hindi siya yung biglang iiyak lang ng ganon. Yung adjustments na mga ganon, natural naman siguro yun. Tapos sa tulog, medyo hirap kami sa tulog. Ako ayos lang naman sa tulog. Sanay naman ako mahal. Yung babangon ka na, gising ka. Ang hirap kasi akong makahanap ng tulog eh. Makahabawi. Ako yung yung babangon dahil kailangan ko ba didiin. Ang sakit sa dito. Sa likod. Oo, ang sakit sa tahi ko. Pero yung lahat ng gising yan, ayos lang talaga sa akin. Kasi ganun talaga eh. Winish mo magkaanak, di ba? So parang... Pero kung walang trabaho, okay lang. Sarap kaya magpuyat. Nakatitig ka lang sa anak mo, no? Sarap kanina nga, tinititigan ko lang siya eh. Sarap eh. Cute kasi. Nakakapagod. Ikaw kasi nag-work eh. Nakakapagod talaga. Pero, the best naman. Nanak na. Pag nakatahimik yung anak. Pag yan, ganyan siya yung... Lalaro siya.
Tapos naaamoy. Nanggigigil ako kasi pag naaamoy ko siya. Yung amoy, ano, panis. Amoy panis daw, ikaw na. Dito mo na unahin. Amoy panis siya. Sarap eh. Nako na. Ayaw pang matulog. Bango ng leeg mo na ako. Bango. Hindi, joke lang, joke lang. Joke lang. Amoy panos. Amoy panos. Tapos, kabuuan, mahal, no? Ang saya, no? Masaya, no? Kabuuan, ha? Kabuuan. Siyempre, kasama talaga yung pagod doon, tsaka hirap. Para kang, ano, may living Barbie doll. Oh, pag nakikita mo siya, no, may ginawa kang tao. Ayan yun, no? Yes, miracle. Siyan, kabuuan, masaya. Masaya siya. Mm-hmm. Tapos, parang hindi mo na mahintay na nagsasalita na siya, naglalaro na siya. Mga ganun. May mga times na ganun na may iisip ko yun, eh. Ako, ah, naiisip pero, ko yun. Enjoy ko lang yung ganito. Dapat na yung kasi bawat moment. Kasi mabilis lang yung ano yun. Lagpas ka na sa 5 minutes, ano mo na ka? Na hindi pag-iyak. Oo, napansinin ako, daddy. Gusto mo iyak ang kita? Siguro nagpapaitang gilas to kasi may camera. Alam niya na may video na. Naknak, ilang minuto na hindi ka kaya iiyak pag ganito lang ang pwesto natin. Ha? Ilang minuto kaya? Orasan natin, ha? Yan na. May timer na, nak. Meron ng timer kung ilang minuto ka iiyak bago umiyak pag ganito lang yung pwesto natin. Ha? Usap muna tayo. Ilang minuto kaya bago umiyak ang bata pag ganito ang pwesto namin? Si Mami nandyan. Inurasan ko kung ilang kung gaano siya katagal bago umiyak. Ano, nak? Andyan si Mami. Narinig mo si Mami? Nako, patay. Gumagalaw-galaw na yung paa. No. Ano? Ha? Naiirita ka na? Naiirita ka na, nak? Irritable na? Mainit eh, yung. Naiyak kasi. Hindi siya umiyak. Hindi kanina. Ah, hindi na. Wala na yung pawis niya. Ngayon lang siya pinawisan ulit, oh. Ano, nak? Ba, tibay mo ngayon, ah. Pero nag-umpisa na, oh. Ayan na, oh. Mainit, eh. May ano pa, liwanag. Yan na, talo tayo. Ilang minuto kaya yun? Umiyak na siya, saglit lang yun, naka, ang bilis lang, ah. Wala na. Tama naman talaga. Favorite niya yung tummy time. Tummy time. Nakatulog siya doon. Nakahiga lang siya sa dibdib. Gano? Nakataob siya, no? Kamusta kami after 1 month dito kay baby? Nag-enjoy. Nag-a-adjust, nag-enjoy. Nag-lose din na din ako ng weight. Pregnancy weight plus water weight. Hindi talagang fat weight. Hindi. Dakila weight. Dakila weight. Sa pagbubuhat kay Kili, ikaw mo naman ang bigat-bigat mo na. Kami ako sa lake na. Kanal. Dapat yun maano talaga. May panos. Ngayong gabi. Ba't gumaganong anak? Para ka si Ricky Boy, ah. Sudden. Tapos mag-iiba pa itsura nito, ano? Pagtagal. Tapos, masarap din yung na-witness namin yung unang ano niya. Ano bang unang nito? Smile. Smile. Unang, wala pa siyang una, no? Yung mga ano. Ah, hindi. Unang naubos niya yung baby, ano niya, yung sa bote. Ang tag na? Baby Ron? Baby bato niya. Oo, unang nakaubos siya ng gatas. Yan, experience namin yan. 60 ml. Mga 60 ml, naubos niya, galing kay Cheche na gatas. Linipat lang namin dito. Ubus! Yush, very good! First time niya yan. Ano bang ano na? Ano bang ano sa'yo? Mga unang nagawa mo? Mga unang buwan? Ay, unang araw mo? Marami yun. Smile siya nga.
maraming smell yan palagi eh. Na may tunog, no? May tunog yan. Ngayon. Yung marunong na siyang pumitig. Oo nga. Nakikiliti. Nakikiliti na rin yan eh. Nakikiliti na ba? Pagtanggal ng pusod niya. Ayun! Yung naunang natanggal yung ano niya, pusod. Kasi mas madaling na magpalit ng diaper. Oo, nung unang nasanggi ng diaper yun, nagkinabahan talaga ako kasi may konting dugo. Mm-hmm. Parang nagpanik na, gusto ko nang tumawag ng 911 eh. 911, si mami 911 agad. 112 dito, no? Oo. Ayan, naiiyak na siya. Oo, na dyan dahalahan eh. Iiyak na to! Bye-bye, guys! Bye-bye ka, mahal. Nagbabay na ako kanina, pero bye-bye! Bye-bye! Yun kami sa after isang buwan. Continuous ang adjustments at masaya kami. We're good! We're good. Very tummy good. Time natin. Oh, tummy time ka. Isa sa mga bagay na proud ako dito sa maliit na pamilya namin. Proud ako bilang tatay. Alam niyo kung bakit. Mahirap man, walang tulog, kagaya ng sabi ko kanina. Pero present ako at kasama ko siya. Kasi ang bilis lang ng panahon. Isang buwan na siya. Samantalang kailan lang eh, nasa ospital kami. Pero ngayon, di ba? Ang bilis lang. So, proud ako na nandito ako palagi kay Dakila. Present kami mag-asawa. At saka maswerte ako na kasama ko siya araw-araw. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Subscribe kayo kung hindi pa. At we'll see you next time. Miyak na naman si Dakila. Nasira yung moment. Momentum. Masakit sa tenga yung boses. Pasok na pasok sa loob.